Tiyan, mga ka-hefty, magluluto naman tayo ngayon ng isang Ilocanong lutuin, ang inabraw. Mga gulay lang siya, nalalagyan po ng isda. Ngayon gamit po natin ay tilapia. Iihaw lang po natin siya, ang napakalaking tilapia. Tignan nyo, mga ka-hefty, kung gaano siya kalaki. Wow, sobrang laki, ang sarap. At wag po natin kakalimutan, ang bida ng ating lutuin, ang bagoong isda ng Pangasinan. Ihaw lang po natin, mga kaheti, ang tilapia natin. Actually, pwede mang ibang isda, mga kaheti. Yan, maglagay lang tayo ng luya sa tubig. Yan, sa pag-ihaw, mga kaheti, ng isda, tanggalin natin yung mga nasunog na kaliskis. Para hindi siya sumama sa sabaw, para hindi umitim yung sabaw natin. Pwede yun namang inihaw na dalag o inihaw na bangus. Depende po sa available na isda sa atin. Ayan, sa pakukulang po natin tubig, lagyan din natin ng sibuyas at kamatis. Bahala na kayo, mga kepti, kung paano nyo hihiwain yung sibuyas at kamatis natin. Ako, biniya ko lang yan sa apat. Ayan. At dahil kami, more sili, more fun, lalagyan din natin ng sili. Depende po sa inyo kung gusto niyo ng manghang, lagyan nyo rin po. Ayan. Sa amin, nilagyan namin ng napakaraming sili. Pakuluan lang natin siya. Hayaan natin kumulo ng kumulo para kumataas lahat ng nilagay nating pampalasa. Ang sibuyas, bawang, luya at ang sili. Pagkakulo niyan, lagay na po natin ang gulay. Inuna po natin ang sitaw dahil medyo matigas ang sitaw. Tapos nilagay ko na rin po ang inihaw na isda. Hindi ko na po napakita kayo na at ang hirap ilagay. Kaya sobrang laki ng tilapia. Ayan. Ilagay yan ang inihaw nating isda. Nilagay ko na rin po ang okra. Hayaan lang po natin siyang kumulo para kumatas yung isda natin. Inihaw na isda dahil ayan ang isa sa magbibigay ng masarap na lasa ng sabaw natin. Pagkarampo niya, mga kepti, hayaan lang natin siyang kumulo ng kumulo. Ayan. Tapos, ilalagay na rin po natin ang iba pang gulay, ang talong. Alam niyo, mga kepti, ang inabraw ay yung dinding na hindi natuloy dahil kulang sa gulay eh. Dahil ay lang ang mga available sa aming gulay. And nilagay na rin po natin ang patola. Yung dinding kasi kompleto ng gulay kung iba't iba pang mga usbong ng mga gulay, dahon, bulaklak, ayan. At ilagay na rin natin ang bida ng ating lutuin, ang bagoong isda. Ayan, haluhaluin lang natin ang ibabaw. Upo natin haluin hanggang ilalim dahil madudurog po ang ating inihaw ng isda sa ilalim. Tapos, depende po sa panlasa ninyo kung pwede nyo rin pong dagdagan pa ng bagong isda. Depende po sa panlasa ninyo. Medyo matabang pa, dagdagan nyo pa po ng bagong isda. Tansyahin nyo na lang po. Ako kasi yan, dinagdagan pa ng konti. Halos kalahati na ng bote ng bagong ang nilagay ko. Ayan, depende sa dami po kasi ng isasabaw natin. Pagkaraan niya, pagkakulo, tcharan! Luto na po ang ating inabraw. Ayan po. Napakasimpleng lutuin, napakadali. Pakulo lang ng tubig, ihaw lang ng isda, at ilagay na ang mga gulay. Napakasimple pong lutuin, napakasarap. Kaya itry niyo po ito, mga ka-FT. Sobrang sarap po. Kaya perfect siya sa boodle fight. Ayan. Ay! Natahapon pa nga. Ayan. Dahil meron ka ng gulay, may isda ka pa, at may sabaw ka pa. Ayan. Sarap. Tapos, masarap yan, mga ka-hefty. Papartneran pa natin yan ng bagong isda na may kalamansi. Ayan, lagyan din natin ng konting sili din para talaga swak, masawak talaga sa panlasa natin. Sarap kumain. Mga ka-hefty, chan chan chan, kain na na!